Gagawa tayo ng strawberry-flavored na mini donuts at Oreo-flavored na mini donuts. Yes, mini donuts na naman. Sino bang hindi kakagat sa temptation na ito? Lagi akong gumagawa ng mini donuts na recipe dahil alam ko na pwedeng-pwede ito sa Bear Month's negosyo. And syempre, yung mga sauce natin ay malinamnam talaga at madali lang gawin. At para naman sa mga donuts batter natin ay nako, madali lang din gawin. Lalagyan lang natin ito ng flavor at kulay. Pero kung ayaw nyo na may kulay, ay pwedeng plain lang. So, unang gagawin natin ay ang mini donuts na strawberry flavor. Huwag kayong mag-alala, basic lang to, kayang-kaya. In a bowl, meron tayong all-purpose flour. Maglagay tayo ng konting asin, tapos baking powder at white sugar. And then, imix lang muna natin ito. Next naman ay maglagay tayo ng evaporated milk, cooking oil at itlog. At para naman sa flavor ay maglagay tayo ng strawberry flavor. Magpatak lang tayo ng konti at para naman sa kulay ay maglagay tayo ng konting red na food color. Konting patak lang din para sa pink na kulay ng ating mini donuts. Tapos haluin natin ito ng mabuti. Ito naman ang ating mini donuts na maker. Naka-preheat na yan, so mag-lightly grease tayo. So lagyan natin lahat ng butas ng ating mini donuts ng ating grease. So itong grease natin ay cooking oil lang po. And then maglagay na tayo ng ating mixture dito sa ating mga butas. So huwag masyadong madami para hindi siya umapaw. And syempre, mas mainam kung gumamit talaga ng squeeze bottle para hindi siya messy. And then, lutuin natin ito for 3 to 4 minutes. And ayan, luto na po siya. Kung gusto niyo na mas brown, pwede naman mag-extend ng cooking time. Next naman ay gawin natin ang ating Oreo na mini donuts. So same procedure lang, same ingredients, magkaiba lang sa kulay at sa flavor. So same, ito ay may all-purpose flour, asin, baking powder, gatas, cooking oil, at itlog. Para sa kulay, maglagay tayo ng black na food color. Ito naman ay lagyan natin ng vanilla essence. Tapos imix natin ng mabuti. And yes, kung ayaw nyo maglagay ng black na food color, ay pwede na plain lang. And same, mag-preheat tayo at mag-light degrees tayo ng ating lutuan. Tapos ilagay na natin sa mga butas ang ating mixture. And then, lutuin natin for 3 to 4 minutes at eto na ang ating Oreo na mini donuts. Ngayon naman ay gagawa tayo ng ating strawberry and Oreo na sauce. So, una natin gagawin ay ang strawberry flavor. So, ang kailangan lang natin ay evaporated milk. Ayan. Okay. Meron tayong asukal. Konting milk powder. Konting asin. And syempre, maglalagay tayo ng strawberry flavor. Ayan. At para may kulay siya, lagyan natin ng konting red na food color. At syempre, huwag kalimutan ng cornstarch. And yes, nakapatay pa po yung ating apoy. I-mix na muna natin ito para matunaw ang ating cornstarch. Ayan, natunaw ng ating cornstarch. Buksan na natin ang apoy. Yan. At lutuin natin ito until maging malapot. So, dapat continuous lang yung ating paghahalo. And ayan, malapot na siya. So, ngayon ay lagyan natin ng margarine. Tapos, imix lang natin ito until matunaw ang ating margarine, hanguin at palamigin. Kung gusto nyo na runny ang texture ng strawberry sauce, ay huwag mo siyang lutuin ng matagal. Next naman ay gagawin natin ay ang ating Oreo na sauce. So, same ingredients lang, maglalagay lang tayo na vanilla essence and Oreo, crushed Oreo. So, same din yung procedure. I-mix natin lahat ng ating mga sangkap. So, eto, meron tayong evaporated milk. Ayan. Ang ating asukal. Milk powder. Cornstarch. Konting asin.
I-mixa muna natin ito until matunaw yung ating cornstarch. Tapos buksan natin ang apoy. At lutuin natin ito until maging malapot. And ayan, malapot na siya. So maglagay tayo ng ating vanilla essence. Ayan. Tapos ang ating margarine. And then i-mix natin ito until matunaw yung ating margarine at nahalo na yung ating vanilla essence. Para naman sa crush Oreo natin ay ilalagay natin ito kapag malamig na itong mixture natin. And eto na po, malamig na ang ating mixture, so maglagay na tayo ng ating crush na Oreo. Konti lang, tapos i-fold natin ito. And yes, kung ayaw nyo ihalo ang crush na Oreo ay pwede naman na toppings lang. And ayan, eto na ang ating mga mini donuts at ang ating mga sauce. So ngayon ay ilagay na natin siya sa ating mga cups. Eto yung magsisilbi nating packaging, pero kung gusto nyo na kagaya ng ginawa natin before, pwedeng sa meal box or sa clear packs, kayo nang bahala kung saan nyo gusto ilagay yung ating mga mini donuts. So, and kung gusto nyo din pala na magkapareho or equal yung laman, pwede by piece or kung gusto nyo yung bigat talaga, pareho lang sa isang cup, pwede mong timbangin. So ayan, maglagay na tayo. Etong gamit ko ay 16 ounce, pero pwedeng gumamit ng mas malaki or mas maliit na cup. And then, lagyan natin ng strawberry sauce. So parang messy donut din ang dating nito. And maglagay tayo ng sprinkles. Next naman ay ilagay natin sa cup ang ating Oreo na mini donuts. And then, lagyan natin ng Oreo sauce. Crushed Oreo naman ang toppings natin. Eto naman ay optional, pero pwede yung gawin ang ganito na packaging or ganito yung pag-serve ninyo sa ating mini donuts. So, eto ay may, tawag nito, parang may snack on top. So, dito maglagay ka ng juice mo or milk tea or soda. Tapos, eto, container siya, dyan mo ilagay yung ating mga mini donuts. Tapos, eto, may straw siya. Ayan. Eto naman yung ating mga flavored na syrup. Ayan. Meron tayong blueberry, winter melon. Gusto kong gumawa ng milk tea. Pero ang gagamitin natin ngayon na flavor ay yung ating lychee at ang ating green apple. Ang gagawin nating juice ay calamansi juice, pero may flavor siya na iba. So, gagamitin natin ang green apple at lychee. Ayan, so unahin natin ang ating lychee na flavor. So, maglagay lang tayo dito sa ating cup ng ating lychee na syrup. Next naman ay calamansi juice at simple syrup or sugar syrup. And then, maglagay tayo ng ating yellow. And then, lagyan natin ng tubig. Tapos ay ipatong natin ang ating maliit na container sa cup at maglagay tayo ng ating mga mini donuts. And then, maglagay tayo ng ating strawberry sauce at sprinkles. Lagyan natin ng straw at iserve na natin. Next flavor ay green apple. So, same procedure, maglagay tayo ng green apple na syrup sa ating cup. Tapos ang ating calamansi juice at sugar syrup. And then again, maglagay tayo ng ating yellow at tubig. Para naman sa Oreo donuts natin, ang gagamitin ko ay yung plain na mini donuts. Gumawa ako ng plain para ipakita sa inyo na pwede. At dahil black yung container natin, baka sa hindi pansin yung mini donuts kapag black din yung kulay niya. And then maglagay tayo ng ating Oreo sauce at crushed Oreo. At eto na siya, iserve na natin. Ayan, eto na ang ating strawberry and Oreo na mini donuts. Talaga nakakatakam ang mga mini donuts, no? Tignan nyo naman ang kulay. Ayan, si tikman na natin. Eto na yung tikman natin, yung may juice natin na calamansi. Eto ay lychee. So, tikman natin yung ating mini donuts na strawberry. At meron siyang strawberry na sauce. Ayan. Wow, napakamalasa ng ating sauce. Gustong-gusto ko siya. Alam mo yung flavor na hindi masyadong matapang pero malinamnam talaga. And yung ating mini donuts naman ay light flavor lang siya ng strawberry kasi konti lang din inilagay ko. Kasi
dun sa sauce talaga babawi siya. As in, malinamnam. Ganito din yung ginawa natin sa ube na sauce natin, caramel, malasa talaga. Kaya, antikman naman natin yung ating calamansi lychee juice. Yeah, so refreshing. Sarap. Diba? Ang ganda ng combination. Meron tayong juice, tapos meron tayong mini donuts, so pwede ka na maglalakad-lakad, tapos kain, lakad, kain. Next naman, tikman natin yung may ating Oreo flavor na mini donuts. Pero, sa mini donuts, kumuha ako dito, ayan o. Dahil ito po ay ibibigay natin, at ito naman ay, ito yung plain lang na mini donuts. So, ito, tikman natin siya. Okay. Ayan. Malinamnam din siya. Actually, lahat talaga ng sauce na nagawa natin, malinamnam. Gustong-gusto ko talaga. So, i-try nyo to. Eto, kung gusto nyo na hindi i-mix si Oreo dun sa ginawang sauce natin, okay lang. Kung gusto nyo parang white na talaga siya na plain, pwedeng-pwede. Tapos, toppings ka na lang ng ating crush na Oreo. And kung ayaw nyo naman magkulay ng ating mini donuts ng black, pwede plain. Kasi, di ba, yung ginawa natin ay yung kulay lang talaga niya ay black. Pero, vanilla essence yung inilagay natin. So, pwedeng ganun din. Dahil ito, plain lang siya. Naglagay lang din ako ng vanilla na essence. Or kung gusto nyo din, chocolate flavor. And lagyan nyo ng crush na Oreo. Ganun lang, di ba? And then, tikman natin itong ating apple na calamansi juice. Again, kung gusto nyo bumili ng flavored na mga syrup, ilalagay ko ang link sa description box. And sa packaging naman, again, kung ayaw nyo sa ganitong style, pwede na gumamit kayo ng mga box, yung meal box, ganun. And yung ginawa natin last time, yung sauce ay inilagay natin sa takip na U-cup. So, pwedeng ganun din. I-check nyo yun, ilalagay ko din sa description box yung link nun kung gusto nyo na hindi ihalo yung ating sauce na muna dun sa ating mga mini donuts. Naka-separate siya. Pwedeng ganun. And yes, hindi pa ito ang ending ng mini donut series natin. Then may gagawin pa ako. Maglalagay tayo ng palaman dun sa ating mini donuts. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Pwede mong ibenta ng 100 to 150 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At ilalagay ko ang link ng flavored syrup sa description box. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!